guys, papakita ko po sa inyo kung paano magtanggal nitong ano, brake pad nito. Ayan, may lock po ito, may pin ito dito. May pin po siya dito. Tatanggalin natin yan. Tatanggalin natin yung pin, guys. Ayan. Kabilaan ganun din po kung gusto niyo mag-DIY, magpalit kayo ng brake pad yan. May kabilaan pin po yan, ito yan. Ayan. Tapos hatakin lang po natin siya ng plies. Yan po ang lock ng brake pad niyan. Kabilaan po yan. Ayan. Tapos meron po siya dito yung spring para lagi nakabuka yung brake pad niya para hindi nakadikit sa rotor. Ayan. Ganyan po ang pagtanggal niyan. Tapos bago natin tanggalin yung brake pad, kasi papalitan natin ng brake pad ito, itutulak na natin to. Ipipress na natin siya, guys, dahan-dahan para tumulak yung piston. Kasi kapag hindi po natin itutulak yung kanyang piston, hindi po natin ilalagay yung bagong brake pad kasi makapal yung brake pad po nito eh. Ayan. Ganun din po, tatanggalin natin to. Ayan, ganyan yung kabilaan. Pinipress po natin yan. Pinipress po natin yan. Ayan. At saka po natin tatanggalin. Ayan, guys. Tanggal na po natin. Wait na lang po natin yung brake pad. Tatanggalin din po natin itong kabila kasi left side po ito. Ayan, guys. Tinanggal din natin po yung kanyang ABS. Kasi bababa natin to, baka mahatap po siya. Para safe po tayo, para hindi masira ang ABS niya. Kailangan makarelease. Tatanggalin natin itong buong caliper niya. Ito po yung isang side na tinanggal na natin. Bubuksan din po natin yung preno dito sa likod. Ayan, kailangan pong tanggalin para hindi mahatak po ang wire nito. Ayan. Ang tarnilyo po dito sa likod, 2.19. Ayan, guys, natanggal na po natin. Ayan. Ayan, guys, natanggal na natin itong mga bracket ng ABS. Pati yung caliper natanggal na po natin. So, tatanggalin na po natin itong rotor base na ito. Malalim ang tama. Paparepaste po natin yan, guys. Ayan po, malalim ang tama nito. Kailangan i-repaste po natin. Pwede na po natin sa machine shop. Ito yung itsura niya. Ayan po, ito na po yung nirepaste nating rotor disc sa harapan. Ayan, pinarepaste po natin lahat yan. Ikakabit na po natin siya. Ayan, guys, nilagay na po natin yung kanyang caliper. Higpitan lang po natin itong bolt niya, yung dalawa. Sa taas at saka sa baba. Ito yung sa likod. Ayan, nakaangat. Ito. Dinalik na po natin yung mga tornilyo ng bracket ng ABS, pati yung sa preno niya. Tsaka natin lalagay itong brake pad pag nakikita na po natin siya, guys. Ayan, guys, nakakabit na po itong ating spacer. Kakabit na natin itong bagong brake pad. Ayan. Na-press na natin yung magkabilaan. Tutulak na lang natin itong brake pad kapunta rin sa loob. Ayan, guys, ipasok na natin yung isa. Nakabit na lang natin yung isa sa kabila dito. Kailangan ipipress muna natin itong piston niya para maluwag. Ayan, kabilang po ipinipress yan. Ayan, guys. Ayan, maluwag po siya. Press na po natin siya. Tapos ilalagyan na natin siya ng pin. Ito po yung pin na ipapasok natin. May lock sa dulo yan. Ayan. Ayan, guys. Tapos ilalagyan natin yung lock.
Tapos itong sa baba naman, ilalagyan natin din yung screen niya dito pang tumutulong sa brake pad para hindi lagi nakadikit siya. And guys, tinulak na po natin itong pin. Ito po ang purpose dito kasi yung isang spring na to. Para lagi hindi nakadikit yung brake pad sa rotor disc niya. Ayan. Tapos ito, ipipress lang ulit natin itong block. Yan, okay na po siya after po nito. Bago natin sa panda rin, bubumbahin po natin yung preno. Para lumapat po yung brake pad sa rotor niya. Ayan, ganyan lang po ang paggawa niyan. Ayan, sana kung kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please like and subscribe at don't underscore Mechanical TV. Thank you po.